Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa huling araw po ng Setyembre, patuloy tayong lalapit sa Diyos, magmamakaawa sa pamamagitan ni Santo Padre Pio at ni Saint Jerome para higit nating makilala ang Diyos na isinugo ang kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo sa ating mga kadustaan. Kasabay nating hihilingin sa Diyos na alagaan, pagalingin, at patuloy na palakasin ang ating katawan at kaluluwa sa anumang mga balakid, karamdaman, sakit, problema, alalahanin at marami pang iba. Tayong lahat na nagkakasama-sama ngayong umagang ito, kasama na rin po yung mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live, ng ating YouTube channel, yung Kapiyo Vlog, at lahat po ng sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating radio station, ang Evangelization Radio ng Archdiocese ng Lipa, 95.9. Ganon din po ang Radio at TV Maria, yung lahat ng sumusubaybay sa atin at sa Galaxy Cable dito sa Santo Tomas. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Mga kapatid, atin munang alalahanin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa Diyos. Una't higit sa lahat ay sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating sarili. Ihingi natin ng kapatawaran ang lahat ng ito. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni
Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Muli akong tumingin at may nakita, akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, saan kayo pupunta? Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem. Sagot niya, walang ano-ano, lumakad ang anghel, nakausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, dali ka. Sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papadiran pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kaningningan niya ay lulukob sa buong lungsod. Sinabi pa ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maniniran ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sumasamang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinilaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion. Tigib ng kaligayahan dahil sa pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ng mga dalaga, makigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang nalimhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ang kagalakan, ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay na lupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao. Ngunit hindi nila ito naunawaan pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung anong ibig sabihin niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Kayo po ay malugod naming wini-welcome dito sa Pambansang Dambana, lalo na po yung mga first time na nakabisita at nakarating dito sa National Shrine of Saint Padre Pio na nagdiwang ng kapistahan noong September 23. And I would like to take this opportunity as well to thank
each one of you na sumuporta, tumulong sa iba't ibang pamamaraan, nagdasal, nag-contribute materially, financially, at iba't iba pang pamamaraan ng pagtulong para maging matagumpay ang pagdiriwang ng kapistahan ni Saint Padre Pio ngayong taong 2023. Salamat sa Diyos na idaos po natin ng maayos sa inyong tulong, sa inyong panalangin, at sa biyaya ng Diyos. Kaya palakpakan po natin kayong lahat na nagtulong-tulong para dito. May mga bagay sa buhay natin na mahirap tanggapin. May mga bagay sa buhay natin na masakit sa puso kung bakit nangyari sa atin. Halimbawa, bakit tayo ang niloko ng taong pinagkakatiwalaan natin? In a word, it's betrayal. Bakit pagkatapos ng napakahabang panahon, halos ibigay nyo na nga ang lahat, nakuha pa kayong lokohin? At ang masakit niyan, yung mga taong gumawa nito ay yung napakalapit sa atin kasi hindi naman natin ipagkakatiwala ang meron tayo, kung ano man yan, sa hindi natin kilala at wala tayong tiwala. Isa lang po yan. Bakit tayo ang nakaranas ng panluloko ng ibang tao kahit pa we observe a lot of due diligence para hindi tayo maloko? May mga ganyang karanasan. Ayaw nating mangyari sa atin ng ganito, pero ano ba namang kapalaran at tayo ang tinamaan ng ganyan o kayo ang tinamaan ng ganyan? May mga karanasan na sa kabila ng pag-iingat natin sa ating kalusugan, hindi nagsisigarilyo, hindi nagiinom, laging naka-mask para hindi ma-expose sa mga pollutants, ay pero kayo ang may sakit. Mga bagay na masakit tanggapin, mahirap unawain kung bakit. Kung atin pong pagbabatayan ang karunungan ng mundo, sasabihin sa atin, tanggapin mo na lang na ganyan ang katotohanan and move on. Tanggapin mo na lang na talagang ganyan ang buhay. You win some, you lose some. At totoo naman po yun sa ating karanasan. May mga bagay na ang sakit-sakit sa dibdib, pero wala tayong magagawa kasi nangyari na. At sinasabi sa atin ng mundo, sige lang, huwag kang mapako sa ganyang karanasan. Kailangang malampasan at maahon mo yan para huwag kang mapako sa isang karanasang ikaw naman ay biktima lamang at walang masama doon. Pero hindi ganun lang dapat ang pagtingin natin sa ganitong mga bagay. Sapagkat it does not make us a Christian pa. Kasi ang pamantaya natin bilang mga binyagan ay kung papaano ang tamang pagtingin ng isang Kristiyano sa ganitong mga karanasan. At dyan tayo tuturuan ni San Jeronimo kung ano ang dapat maging paninindigan natin sa ganyang mga karanasan. Sabi ni San Jeronimo, "Ignorance of the Bible is ignorance of Christ." Ibig sabihin, kailangan nating alamin ang kalooban at ang pamantaya ni Kristo sa ganitong mga karanasan, who himself experienced a lot of suffering and betrayals. Siya muna ang nauna bago tayo. Kung tayo'y nasasaktan sa mga karanasang hindi natin ginusto at tayo'y biktima lamang, na ang hirap tanggapin,
Si Kristo muna ang nakaranas niyan. Ano ba ang nangyari sa kanya? Tumingin kayo sa gitna ng ating altar. Yan ang nangyari sa kanya. Ipinako lang naman sa krus hanggang mamatay. At sino ang nagbetray sa kanya? Yung mga taong napakalapit sa kanya. Ang una na dyan ay si Pedro. Di ba sobrang sakit ng ganung karanasan? At ano ang sinasabi ni San Jeronimo? Kilala na natin si Kristo at ang kanyang paninindigan at ang kanyang paniniwala. Ano ba ang paninindigan ni Kristo sa ganitong karanasan? Para sabihin siya ang ating sinusundan, hindi lamang ang karunungan ng mundo. Ang sinasabi ni Kristo ay, tanggapin, magpaubaya sa mga pasanin at krus sa buhay, sapagkat yan ang magdadala sa atin ng malapit na ugnayan sa Diyos. Ano ang turo ni Kristo? If you want to follow me, carry your own cross. At ang tunay na Kristiyano, at ang tunay na kilala si Kristo, ay nagpapaubaya sa kalooban ng Diyos. Maaaring hindi kalooban ng Diyos na tayo ay maloko. Dahil baka, dahil na rin sa ating kahinaan, dahil na rin sa ating kakulangan ng pagpapasya, dahil na rin sa ating kakulangan ng kaalaman, kaya tayo nagkamali ng pasya at desisyon sa buhay na nagdala sa atin ng masakit na karanasan. Pero kalooban ng Diyos na tayo'y magpaubaya sa mga bagay na makakasira ng ating pakikipagrelasyon sa ating sarili, sa ating kapwa at sa ating Diyos. Kaya nga it makes sense to always listen sa panawagan ni Santo Padre Pio, pray. Bakit tayo magdadasal? Magdasal tayo na huwag tayong mawala ng pag-asa sa mga dagok na pinagdadaanan natin sa buhay. May isang pag-aaral na ginawa na sa loob daw ng isang buwan, 2,000 mahigit na kabataan ang nagpakamatay dito sa ating bansa. Ang ibig sabihin, lumalaki at dumadami ang mga kabataan at marahil ang ilan sa inyo ay biktima din nito o ilan sa inyong mahal sa buhay ay biktima nito, na nawawala ng pag-asa dahil sa kanilang masasakit na karanasan. Kaya kailangan tayong magdasal. Pray at lahat tayo ay nangyayari ang ganito dahil sa mga alalahanin natin sa buhay, sa mga worries and anxieties natin sa buhay. At lalo tayong dapat magdasal sa mga bagay na masakit tanggapin sa buhay natin, pero nasa sa atin at wala tayong magawa kundi iiyak, tanggapin ang katotohanang tayo ay nagdurusa dahil sa kung anumang nangyari sa ating buhay. Meron din pong karanasan o meron din pong wisdom sa mga karanasang ganito na itinuturo ang ating Panginoong Jesus. Huwag nating sisihin ang ating sarili. Tanggapin natin ng maluag sa ating puso na ito'y bahagi ng pagiging tao natin. At higit sa lahat, ayon sa turo ni Kristo, ipaubaya at ibigay nating lahat sa Diyos kung anuman ang pagdurusang ating pinagdadaanan ngayon. Narinig natin sa ating mabuting balita na ang ating Panginoong Jesus ay ipinagkanulo o ipagkakanulo ng mga taong malalapit sa Kanya. Isang napakasakit na karanasan sa isang taong higit at labis na nagtitiwala. Pero anong Kanyang naging pamantayan? Tanggapin ito at
ipaubaya sa Diyos Ama bilang pagsunod sa Kanyang kalooban. Ganyan din tayo bilang mga kapatid habang ating nilalabanan ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kung anuman ang mapait nating karanasan, huwag nating tingnan lamang sa pamantayan ng mundo. Tingnan natin at salaminin natin ang pamantayan ni Kristo na siyang gumagabay sa atin kung paano tayo makakaahon sa ganitong mga karanasan na maaring nagpapadilim sa ating buhay. Si Kristo ang pag-asa at liwanag natin sa ganitong mga karanasan. Kaya sundan natin at ipaubaya sa Kanya ang lahat ng mga pagsubok na madilim sa ating buhay. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig po ay magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasaloob namin sa iyong salita. Alinsunod sa ipinimalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinararangalan sa pumumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan na inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 punong langit at lupa na kadakilan mo. O sana sa kaitaasan pinakpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung
hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pagitan na iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa
Hiniling namin kay Maya Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Tileo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumayin yung lahat. At sumayin nyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ikaw lamang aking inaasahan.
Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya. Sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Ika'y puno ng kabutihan, Pastol ka, nagmamahal sa kawam, inaakay sa lunti ang pastula. Tupay hanap mo kung mawag.
paglikma. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa pagunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa Main Arch Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego or clean as you go sa pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Isusunod po agad ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Atin pong isusunod pagkatapos ng banal na misa ang liturhiya ng pagpapagaling na may kasamang pagbabasbas sa mga may sakit. And right after that, magbabasbas po tayo ng inyong mga religious articles na pwede niyong gamitin para mapalapit lalo sa Diyos at kamtin ang mga biyayang ating hinihiling. Ganon din po, pagkatapos po ng healing liturgy with blessing for the sick, ating isusunod naman ang pag-aalay ng mga rosas na available po dyan sa ating likuran at sa ating dito sa Brown Extension. Ang pula po para sa kahilingan at ang puti para sa pasasalamat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumagawa ng mabubuting bagay at nagpapagaling ng may sakit ay nag-uto sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang na ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Atin ngayong aawitin
ang atin ngayong dadasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Sabay-sabay tayo, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabayin namin sa pagtahak sa landasing makalangi, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa, at kaluluwa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin ng pagbabasbas. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, sa mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas na magpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Pare, yun na pong ialay ang inyong mga bulaklak sa imahe ni Santo Padre Pio dito sa una. Aming salamat sa tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo.